Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kung Diyos sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pasalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan at sa iyong tulong ay iyong subaybayan upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat at sa pamamagitan mo rin, humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ng kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa ay sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon ay inilahad ko sa inyo
ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika ay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon at laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya ay natatangay at naipapadpad kung hangin ay umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng buong mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili,
pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon po ang Huwebes, pagkatapos ng Miyerkules ng Abo, pumasok na po tayo sa panahon ng Kwaresma. Meron po akong kaibigan, sabi niya, Father, hindi po ako nakapagsimba kahapon. Hindi ako nakapagpalagay ng abo ngayon, ay kahapon. Sabi ko, anong gusto mo? Pwede pa po ba? Ay hindi na Ash Wednesday yan, Ash Thursday na yan. Sabi ko, kung gusto mo lahat ng natira. Alam niyo, kahapon noon nakakatuwang makita, punong-puno ang simbahan. Kahit po yung mga minisahan nating opisina, napakarami. Doon sa isang opisinang minimisahan ko tuwing First Friday, nakakapagtaka, kinailangan naming gumamit ng malaking hall dahil sa dami ng nagsimba. Sabi ko, alam ko na, para maraming magsimba sa susunod na First Friday, magdadala ko ng maraming abo. Abo lang naman pala ang magpapasimba sa inyo. Pero nakita ho natin na buhay pa rin ang ating pananampalatayang Katoliko. Nakita natin ang biyaya ng panahon ng Kwaresma. May dalang biyaya ang Kwaresma. Yun nga lang, medyo nagkaroon tayo ng isang paniniwala, ng isang pagtingin na pag sinabing Kwaresma, huwag masyadong maingay, huwag magulo, wala mo nang palakpakan. Dahil, nung bata tayo, anong tinuro sa atin? Maghihirap ang Panginoon. Pag Biyernes Santo, patay ang Panginoon, bawal magulo. Pag kayo hindi naligo bago mag-alas tres, dugo na ang lalabas sa gripo. Naalala ho ninyo? Kaya parang pag sinabi natin Kwaresma, mahal na araw, parang dapat tayo ay tahimik lang. Pero mga kapatid, biyaya ng Kwaresma ang ipaalala sa atin, hindi lang kung paano naghirap ang Panginoon, hindi lang kung paano namatay ang Panginoon, ngunit kung paano rin siya nagtagumpay. Kaya ngayong Kwaresma, pinalalakas ng Panginoon ang loob natin. Sabi sa ating unang pagbasa, pumili ka. Ang Kwaresma ay panahon ng pagpili. Kung narinig natin kahapon, ngayong Kwaresma daw, mangumpisal tayo, mag-ayuno tayo, maglimos tayo. Pero may isa pa tayong gagawin ngayong Kwaresma. Pumili ka. Ang Kwaresma ay panahon ng pagpili. Pumili ka. Itutuloy mo pa ba ang ginagawa mong kasalanan na yan? Mabubuhay ka pa rin ba sa kasinungalingan? Itatrato mo pa rin ba ang iba ng mali? O ngayong Kwaresma, pipiliin mo ng mabuhay sa tama. Pipiliin mo ng mabuhay ng nagpapatawad. Pipiliin mo ng mabuhay ng malaya sa kasinungalingan. Pumili ka. Kaya nga sabi ng ating unang pagbasa, araw-araw, nilalatag sa ating harapan, buhay, kamatayan, biyaya, sumpa, kahirapan, kaginhawaan. Pumili ka.
Kaya hindi pwedeng lagi mong sinisisi sa ibang tao ang paghihirap mo. Itong mga kapatid nating vendors sa labas, yung mga naglalako dyan, maghapon silang tatayo, magtitinda. Baka nga yung iba sa kanila dito, maghapon, magkano lang ang kita. Pero kinabukasan, magtitinda na naman sila. Sapagkat pinili nilang lumaban ng patas. Hindi mo kailangan magnakaw, mandaya, araw-araw. Hindi porkit hindi mo nakuha kagad ngayon, ayawan na. Hindi porkit hindi kagad nangyari ngayon, tatalikod ka na, susuko ka na. Kaya tingnan po ninyo sa ating ebanghelyo, ano ang sabi ni Kristo? Ang anak ng tao ay magbabata ng hirap. Siya'y uusigin, papatayin, pahihirapan. Sa ganitong paraan, ipinakilala ni Kristo ang kanyang sarili bilang tagapagligtas. The suffering servant of God. Pinili niya na iligtas ang mundo sa pamamagitan ng paghihirap ng kamatayan. Sapagkat gusto niyang matutunan natin na pagkatapos ng ating pagsisikap na manatiling tapat sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng pag-uusig, meron pa rin tagumpay na naghihintay. At doon tayo iniligtas ng Panginoon. Hindi sa isang mukhang makapangyarihan, maimpluwensa. Niligtas tayo ng Diyos, niligtas tayo ni Kristo, hindi dahil siya ay nasa pedestal, nasa trono, nandun siya sa krus. Doon niya tayo niligtas. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy na misa natin, araw-araw, ito ang hilingin natin sa Panginoon. Lalo na ngayong Kwaresma. Panginoon, turuan mo ako na piliin ka araw-araw. Tulungan mo ako na mapaglabanan ang lahat ng uri ng tukso na maglalayo sa iyo sa akin. Panginoon, hayaan mo na sa kabila ng mga pagkukulang ko at pagkakamali ko ngayong Kwaresma, piliin pa rin kita. Nahigit sa aking mga kasalanan, mas dakila pa rin ang iyong awa at kabutihan. At huwag mong kalilimutan, araw-araw, una kang pinipili ng Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Jesus upang sumunod sa Kanya. Magpasan ng krus katulad niya at ihabilin sa kanya ang lahat ng nagdurusa. Ang ating pong itutugon, Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mo ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway mais sa buhay natin ang diwa ng krus. At maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pangaapi. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit,
may kapansanan at mga bilanggo, naway hindi mawala ng pag-asa, bagkos ay makaranas na nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay, manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal po natin ang lahat ng may sakit, lalong-lalo na ang may mga malubhang karamdaman, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. Ipagdasal din po natin ang mga kamag-anak, kaibigan at mga kababayan nating nagtatrabaho at nakatira sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya, sa kanilang pagsasakripisyo at pagtitiis ng lahat ng pagsubok na hinaharap sa buhay. Ama naming maawain, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masunod. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain, upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po si Monsignor Pepe Ramirez at ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, piliin mo pa rin maging mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang walang sawang nagpapatawad sa iyo, ang walang sawang nagmamahal sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh,
Pinalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1 sa oras na makaramdam ng sintomas agad na mag-isolate. Para sa dagdag na protection laban sa COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili na lamang muna sa inyong lugar o kinauupuan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay sarinawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat din sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong, donasyon, yaman po ay pinansyal o material. Salamat po dahil sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan,
ay nagagawa niyo pa ring piliing tumulong at magbigay. Ang Diyos na po ang magbalik ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,